Bago pa sa marami kong vlog, ilang beses ko ito binanggit na ang politika, wala kang ano dyan, ano, permanenteng kaibigan. Meron dyan, permanente sa kanyang interest. Kasi mga kaupak, bago yung nakarang election, yung national presidential election, dahil ang pagkakaintindi ko mga kaupak, si Pangulong Marcos at saka si Vice President Sara Duterte ay sila ay magkaibigan. In fact, ang tawag pa ni Vice President Sara Duterte noon kay Pangulong Marcos na ngayon na ay Pangulo na ay si Apo BBM. Nagulat ako sa isang interview kahapon lang. Sinabi niya, hindi daw sila magkaibigan talaga. Iba talaga ang politika pag pinag-uusapan ng pansariling interest na dahil nga sa nagkahiwalay ang Uniteam. Ito ay, alam mo nung una, akala ko talaga nung unique. Sabi ko okay lang kasi alam nyo naman, hindi naman ito lingid sa kalaman ng nakakasubaybay at nakakapanood sa akin na ako'y naman, hindi ko talaga binoto si Pangulong Marcos. Ang binoto ko talaga si Lenny Robredo. Pero, hindi naman lingid sa kalaman na, alam mo na, kapag ang tao, kapag nag-iiba ang pananaw, yung pansarili niyang interes, talagang ang politika ay nababaliktad. Kung dati magkakampi kayo, alam niyo mga kawang, marami niyan sa politika, no? Minsan magkakamag-anak, magpipinsan, mag-asawa, nag-aaway-away sa politika. Kaya kung gusto mo ng hindi piraminenteng kaibigan, pumasok ka sa politika. Pero ganito yan, no, mga kawang, sa politika kasi mahalaga dyan yung pansariling interest. Hindi dyan pinag-uusapan kung kaibigan mo siya, kaalyado mo siya. Kasi ang mahalaga dyan sa politika, mga kaupak, gumawa ka ng tama at naayon sa batas. Or, mas action mo, yung mga ginagawa mo, pabor sa taong bayan. Kuha pangalawa lang ang pabor sa iyong partido. Kasi, meron nga dating presidente, nakalimutan ko na kung sino yun, oh. Sabi niya, anis siya sa kanyang partido. Ayoko na i-mention kung sino yun. Dating presidente yun. Sabi niya, mahalaga sa kanya ang kanyang partido. Pero, mas mahalaga sa kanya ang mga taong pinagsisilbihan niya. Ito yung ating mga kababayan. Kaya nga kumandidato bilang public servant, ano. So ngayon mga kaupak, ang nangyari kasi sa Uniteam, akala ko talaga mga kaupak, akala ko mga kaupak, yung dalawa, Pangulo na ngayon, no? Si Pangulong Marcos at si Vice President Sara, akala ko talaga magkaibigan sila kaya nabuo ang Uniteam. So ngayon, ang daming sinasabi ng mga pangako sa isa't isa na magiging maganda kasi tambalan ng isang leon at saka agila ng Davao at saka leon, tigre ng North. Ngayon ang nangyari mga kaupak, wala pa yung nakakalahati ng kanilang termino, nag-away-away na sila. Kasi ganito yan mga kaupak, alam mo kung saan talaga nag-ugat ang pag-aaway ng... Sabi nila magkaibigan daw, pero inamin mismo kahapon lang, ay nung isang araw, inamin mismo ni Vice President Sara Duterte, dahil hindi niya kaibigan si Pangulong Marcos. Ang kaibigan niya talaga si Senator Aimee Marcos. Pero alam niyo mga kapak, hindi mo rin masabi yan, ha? Baka mamaya, pag nagkaroon sila ng hindi magandang pagkakaintindihan, sasabihin na naman nila, hindi sila magkaibigan yan. Ang naging ugat mga kaupak ng politika niyan, ay yun talaga yung pansariling interest. Kasi mga kaupak, nung nakaraang 20, mga huling buwan, na kung saan ay hinati na yung term ng mga nakaraang elected officer na kumbaga mawawala na sa puesto, nakakuha si...
si Vice President ng Confidential Fund nga nagkakahalaga 125 million nga naubos lang umano sa loob ng 11 days. Doon sa report ng 125 million ng kuha, meron doon 73 na million, kumbaga disallowance. Ibig sabihin, kahinahinala o kaya hindi dapat na mawala yung pera. So ngayon, naisip ngayon mga kaupa, kasi alam nyo naman ang politika, meron yan mga advance na pag-iisip sila na baka mamaya ito'y tumakbo, ito'y paghahanda kasi Vice President. Nakita nila na ng mga oposisyon o yung mga ibang ano na magiging future na presidente ito si Sara. So, ang kapartido mismo ng Pangulo ay hindi ko nabanggitin, alam nyo naman. Siya mismo ang although hindi siya direkta na sinabi niya na ano, pero siya na mismo na ang hinala ng makadidiis na si Speaker ang dahilan kumbaga hindi na bigyan. Kasi nung 2022 budget nakakuha pa sila ng 125 million. Sa pangalawang 2023 meron sila proposal ang Office of the Vice President na that time ay secretary pa ng DepEd si Sara Duterte ay humihingi ng confidential pa na 500 million. Kumbaga, nung una, nakakuha na siya ng 125, hihirit na naman. Pero ito, may nakapuna. At saka, tikno tama kaupak, doon sa opisina ng Vice President, meron din sila doon dagdag na 150 million. Kung pagsasamahin mo yung confidential pa ng office ng Vice President at saka opisina ng Department of Education na kung saan si Sara Duterte din ang nakaupo ay lalabas na 650 million ang confidential man. So, ang dami mga adviser sa Kongreso nga naghinala na ito ay paghahanda. Siyempre, alam nyo naman ang speaker, may pangarap din yan maging mataas na leader katulad ng kanyang pinsan. So, ito ang dahilan ng kanilang pag-aaway na sinasabi ng mga DDS, mga supporters ng DDS at saka supporters ng mga baka BBM na ito ay si Martin Romualdez. Eh syempre si Martin Romualdez mga kaupas, speaker siya. Kahit na hindi siya basta lang speaker, siya ay pinsang buo ng Pangulo. Kumbaga sabi nga nila mas matimbang ang dugo. Di ba? So ngayon, yan ang ano, ang dahilan kung bakit nawala ang confidential fund na mga susunod na taon ng Vice President na eventually ngayon ay nag-resign na siya ng ano, di na siya Department of Education Secretary, pinalit na siya ni Senator Angara. Ngayon, ang hawak na lang ni ano, ang mandato sa kanya, yung ibinigay na mandato ng taong bayan, yung ano, Vice President na kung saan ibinuto siya. Pero yung binigay sa kanya na dati niyang katambal sa unitin na kagawaran ng edukasyon ay ito ay dahil sa politika ito ay inano na niya, binitawan. Ngayon, mga kaupak, hihirit sana sila ng mas malaking budget sa 2025-2024, pero ito ay hinarang na ng mga kaalyado ng speaker dahil ito ay tinawag ni Vice President Sara Duterte si speaker na may ambisyon, ang isang mataas na opisyal na kung tinawag niya ito tambaluslos. So, alam naman natin kung sino, hindi naman tayo kahapon lang pinanganak, ano, kung sino yung tinutukoy ni Vice President na may ambisyon na maging pangulo, ito ay yung isa sa mataas na leader ng ating Kongreso na tinawag niya tambaluslos ambisyon. So ito naman ay talagang hindi naman inaamin yung speaker, pero halata naman sa mga aksyon ng Kongreso na talagang nasaktan sila sa mga binitawan ng mga salita ng mga DDS. At saka mga kaupak, lumala pa ito ng hidwaan ng dalawang dating magkatambal o dating magkakampi sa politika. Akala ko nga mga kaupak, mag-best friend sila eh. Budo lang pala. Gusto lang pala nila yung tao, ipakita nila sa tao na magkaibigan sila kaya sila nagkaroon ng unity team o double public service. Na tinawag pa nila ito na Tigre ng Norte at
agila ng Mindanao. Pero ano nangyari? Naging kuting na lang at saka kalapate. Yun ang mga nangyari. Alam mo, kaya nga mga kaupak, alam nyo, lumalala pa ito. Noong lumabas ang video na pulburon, ano? Kung saan si Pangulong Duterte ang... Ay, Pangulong Duterte, Pangulong Marcos yung... Pero mga kapak, to be honest, ano, napanood ko yung video bilang isang nagbablog na rin ako, ano? Dahil sa high tech na ano ngayon, ano, editing, yung talaga, even yung mga tao na pagdudugtong-dugtong, talagang halatang halata eh, na hindi si Pangulong Marcos. Maski yung background, in-edit para hindi ma-identify kung saan yung location or alam mo, mapapagkakilalanan. So ako, hindi ako naniniwala na yung pulburong video, si Pangulong Marcos yan. Alam naman ang lahat, ako hindi naman ako makaano. Pero sa personal ko lang, hindi talaga siya eh. Malayo, kumbaga ginamitan lang siya ng high tech na yung magagaling mag-edit, mga kaupak, yung mga, may mga kaibigan ako na shoutout naman kay Master Moto at saka kay sino pa yung naggawa ng aking intro. Shoutout din kay Bisdak. Yun din. Ang gagaling nila mag-edit, kaya nila gawin yan. Yung mga ganyan. Ako kasi hindi ako, kaya nga mga vlog. Kaya nga mga kaupak, mga video ko, walang edit-edit. Intro lang at saka outro. Nilalagyan ko na lang mga ano, justify ko na lang yung mga salita ko na kung saan hindi masyado naintindihan. Pero hindi ako marunong talaga mag-edit. So, mga kaupak, yun ang dahilan kung bakit lalong lumala ang away ng dalawang magkaibigan at dalawang magkakampi na sa pamamagitan ng kanilang unity. Pero ito pala ay budol, lalo pa ito lumala nung lumabas ang pulburong na video na hindi naman totoo. At mga kaupak, ang pag-aresto kay Kibuloy na matalik na kaibigan ng mga Duterte at ang nalalapit na mga investigation na mga kinasasangkutan ng mga Duterte nung nakaraang administration to. So asahan natin mga kaupak na mas lalala pa ito sa susunod na taon dahil eleksyon na. Hanggang sa muli. Bye.